Ano-ano nga ba yung mga ingredients na kailangan natin for boiling our crab? First, lagyan na natin ng butter yung napreheat na natin na pan. Bali, isisave lang natin yung kalahati ng butter mamaya para sa sauce. Pag na-melt na yung butter, pwede na nating ilagay yung garlic, pero kalahati lang din yung gamitin natin kasi yung other half nito is gagamitin natin, of course, para sa sauce. Ayan, pwede na natin ilagay yung crab. Pwede nang ilagay yung Sprite, pero kalahati lang yung ilagay natin. Ulitin lang natin yung ganitong procedure hanggang sa maluto yung crab. Ayan, luto na yung crab. Pwede na nating ahunin. Meanwhile, of course, uumpisahan natin ulit sa butter. Ito yung natira natin kanina. Once completely na natunaw na natin yung butter, transfer natin ulit yung butter sa lalagyan. And then, lagay natin yung garlic dito sa butter and tapos hahaluin lang natin. Pwede na tayong mag-add ng soy sauce dun sa pan. And then, we add water. Add sugar.
Remember yung butter and garlic natin kanina? Tara, add na natin. Pwede na nating ilagay yung spring onion. Mukhang ready na yung sauce natin. Lagay na natin yung crab. Kung mapapansin nyo, ginaganito namin yung crab bago ilagay dun sa sauce para mas pumasok yung lasa sa crab natin. Pwede rin namang gawin natin yung ibang way, which is yung hahatiin natin sa gitna or ichachop natin sa gitna yung crab. So, itong flour natin is para pampa-thick ng ating sauce. So, tunawin lang natin yung flour and then saka natin siya ilagay dito sa pan. There you have it. Enjoy your soy garlic crab.